Wednesday to all, kapamilya. Welcome po ulit sa ating daily devotion. Salamat po sa pakikinig. At bago po tayo mag-start, talaga pong kailangan tayo magdasal dahil medyo malalim po yung devotion ngayon. Kaya po, samahan niyo ako. Okay? Father God in heaven, good morning po. Salamat po dahil nandyan kayo parate at naniniwala ako, Lord, na as this book was dedicated for this year, you have called us to have this devotion. Naniniwala rin po ako na kayo pa rin po yung magsasalita para sa aming lahat. Lord, talagang hindi ko po ma-explain maigi. Kaya po nawa kayo po yung magsalita sa aming lahat. May the power of the Holy Spirit be upon us all. In Jesus' name, Amen. So yan po, ready na po ba kayo? Kasi ako parang hindi pa ready. Pero sige po, for God's glory. So ang title po natin today is The Strongholds of Strongholds. Ha? Ang malakas na kapit ng mga stronghold sa buhay. Nung tinignan ko po kung ano ang ibig sabihin ng stronghold, ito daw po ay fortress. Sabihin po, pag-iisipin natin, parang maganda naman ibig sabihin. Pero, sa pagkakataon pong ito, ang mga stronghold po na sinasabi ay something na kung ikukwento ko sa mga bata, ay parang ito po yung mga hook ni Satan sa buhay natin. Baga, ito po yung mga stronghold, yung sa very strong, gusto nilang patibayin para tayo po ay maging matigas ang puso. Alam niyo yun, yung para tayo ay magkaroon ng pride sa sarili. At saka, basta, something na aano tayo sa sinasabi ni Lord, yung mga knowledge ni Lord sa atin. Yun yung mga strongholds ni Satan sa buhay natin. At kaya po siguro, kaya po pag iniisip ko yung stronghold, parang Satan's hook sa ating buhay. Yung para hindi tayo ma-free. Diba sabi ni Lord, gusto niya free tayo, may peace tayo and everything. Pero ito po, mga stronghold na to ay iba ang gagawin sa ating buhay. Kaya po siguro, ang verse natin today is taken from Hebrews chapter 12 verse 2. From NCV version ni Pastor Max Locado, ito po yung sinulat niya. Sabi niya, let us look only to Jesus, the one who began our faith and who makes it perfect. Napakasimple po nung sinabi dito ni na version po na to. Pag titingnan ko po dito sa Bible ko, medyo mahaba pero parang ang ganda-ganda. Kasi parang in-explica niya ng mabuting-mabuti. Ang sabi po niya dito, let us fix our eyes on Jesus. Sino daw po si Jesus? Kama, sabi niya, the author and perfecter of our faith. Di po ba pagka we believe, we receive, as nag-repent tayo, si Jesus, yung with the power of the Holy Spirit, nandito na siya. Kumbaga, He will be the author at siya yung tutulong sa atin para maging perfect yung pananampalataya natin. Tapos, yung dito po, who makes it perfect? Sabi niya lang. Pero po dito, sa isang version, sabi niya, who for the joy set before Him endured the cross. Tibirin mo, hindi niya ininda po yun. Endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. O birin niyo, parang pinapakita dito na si Jesus Christ, pagka meron tayong mga stronghold sa buhay, teka lang kapatid, umarap ka, mag-focus ka kay Jesus Christ. Siya yung kumbaga, the beginning of your faith. Parang siya yung author and perfecter of our faith. Kasi nga siya, na-endure niya lahat. Tapos ngayon, kasama niya pa si God the Father at the right throne of God. Kaya po yun. Sigurong sinasabi dito ni Pastor Max Locado pang may stronghold tayo. Sorry, ito na po, babasahin ko na po ha. Sabi niya, we all have strongholds in our lives. Siya nga naman. Walang perfect kasi
The Apostle Paul used the term to describe a mindset or attitude. Ang inexample niya po dito para ma-explica yung strongholds ay yung sinabi po ni Apostle Paul. Alam niyo po kung saan? Doon po sa mga taga-Corinthians. Kaya po, kinote and quote po dito ni Pastor Max Tocado yung sinabi ni Apostle Paul sa mga Corinthians. Kasi nandoon yung sinasabi niyang stronghold. Sabi niya po dito sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5, the weapons we fight with are not the weapons of this world. Hindi po siya nakikigera, walang saksakan, walang baril-barilan. Sabi niya, on the contrary, they have divine power. Yun daw po yung weapons na meron sila. Divine power to demolish strongholds, sabi ni Apostle Paul. We demolish arguments and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Yun daw po, sisirain daw nila yung mga strongholds na yun. Ano daw po yun? Yun yung mga arguments. Yung mga, kasi po, diba, naalala nyo, maraming ang pumunta doon na mga false prophet, mga naging issues. Kaya ito po yung ano niya, naniniwala, dinideclare ni Apostle Paul dito na yung meron na silang weapon is to demolish the strongholds na mga maling mindset, maling attitude. Kasi nga, yung sabi niya ngang mindset is arguments, diba? Arguments are something, yung mga philosophies, mga pinaniniwalaan nilang sa kanilang pag-iisip, and every pretension that set itself, o para mga pride, mga kayabangan system, up against the knowledge of God. Yun po ang sinasabi dito ni Pastor Max Tocado. Tapos kung tutuloy ba, a stronghold is a conviction, an outlook or belief that attempts to interfere with the truth. Ano po yung truth doon? Nag-i-interfere sa katotohanan na sinasabi ng Diyos, that interferes with God. At kung nag-i-interfere po yun, natural. In short, pag sa mga term po ng bata na tinuturuan ko, ay syempre, yun po ay mga kasalanan. Ano po ba yung mga yun? Nag-ibigay po ng example dito si Pastor Max Tocado ng mga example ng mga strongholds na maaring makita nyo yung mga sarili nyo. Makita natin yung, ay, may ganyan ako. May stronghold ako ng ganyan. O, makinig po tayo. Baka isa po dito, meron tayo para po ma-cast out natin. Sabi niya dito, does the stronghold have a stronghold on you? Example number one, stronghold of guilt. Paano nyo po ano yung example na yun? Sabi niya, sabi nyo po ba yung sarili na hindi na ako mapapatawad ng Diyos kasi makasalanan ako? Yun daw po ay stronghold of guilt. Another, stronghold of resentment. Ay, sabi niya dito, I could never forgive that person. And yun, the spirit of unforgiving heart. Yan po, resentment daw yun. Diba sabi ni Lord, we must forgive 70 times 7. Sabi niya, at kakayanin lang natin yun with the grace of God. At saka, sabi ni Lord, kung pinatawad kita, ba't di ka magpatawad? Hindi kita mapapatawad pag hindi ka magpatawad. Diba yung mga sinasabi ni Lord? Ito pa, stronghold of rejection. Kapag kabo, sinasabi niyo, hindi ko deserve na mahalin ako. May mga times na nagkamali ka, pagkatapos parang feeling mo, hindi ka nakarapat dapat mahalin. O ano bang sinabi ni Lord? God loves us first. Mahal na mahal niya tayo. Stronghold of rejection daw po yun. Ito, stronghold of defeat. Example, ito po yung mga sinasabi mo na hindi ko na kaya mag-recover, hindi ko na kaya.
yung mga hopeless po na spirit, the spirit of hopelessness. Yan po pala, stronghold ng defeat. Ano pa? The stronghold of performance. Eh kung hindi ka naman hopeless, eh sobra ka namang makaka-perform kay Lord dahil ano yun, I must be good or God will reject me. Mali nga po yung pagka-attitude, mali yung concept, mali yung philosophy na nasa isip natin na hindi tayo mamahalin ng Diyos pag hindi tayo nag-perform ng maganda sa Kanya o gumawa ng maraming-marami. Eh kung minsan nga po kahit pa wala ka pang nagagawa, mahal ka na ng Diyos eh. Kahit may nagawa ka pang kasalanan, mahal ka ng Diyos. Pumalik ka lang. Ito po yung mga stronghold of performance. Ito po, stronghold of appearance. Pati pala yun, meron pa. Ngayon ko lang alam. I'm only as good as I look. Alam niyo po ba yun? Yung parang walang ka-feel-feel na parang feeling niya siya ang pinakapangit sa balat ng lupa. Ang panguang ilong ko, wala akong kilay, ganito na ako, ganyan. And stronghold of materialism. My value equals my possession. Alam niyo yung pagka wala kang mga material things na bagay, feeling mo hindi ka nabibless, ganun. Strongholds daw po yun ng materialism. So, ang dami-dami pong sinabi dito na example ni Pastor Max Locado. Pero po, ano ba talaga ang issue? Ano po ba talaga ang issue na inaano niya dito? Ang mga stronghold po ay kahit na ano na naisip natin o pinaniniwalaan natin na sabi ni Lord, hindi totoo yan, anak. Hindi totoo yan, anak. Kaya paano po natin malalaman kung may stronghold na kumakapit sa atin kung hindi nyo natin talaga alam ang salita ni Lord? Ha? Ito po, sabi niya, but we don't have to live in the shadow of these joy-sucking strongholds. Our weapon, parang sinabi po ni Pastor Paul din, sabi niya, our weapon are from God and have divine power to demolish strongholds. Binigay na po yun ng Panginoon na power para po ma-demolish natin lahat ng mga maling pag-attitude, pride, unforgiving heart, ano pa, yung maling pag-iisip sa sarili. Eh sabi niya, you are fearfully and wonderfully made, di ba? Sabi niya nang ganun. Tapos, isn't that what we want? We long to see our strongholds demolished, turn into rubble once and for all. Forever and ever. Kaboom! Sabi niya na nang ganyan, no? How does this happen? Gusto niyo po ba na maalis yan? Yung mga pride, unforgiving heart, yung pagiging sobrang negative, ano pa, yung the stronghold of defeat na parang hopeless ka na, ano ba, yung at kung ano-ano pang mga sinasabi na these are all lies of Satan na sinasabi niya sa atin o pinapaniwala niya sa atin. Sabi ni Pastor Max Cocado, by keeping God in the center. Let us all put God in the center of our lives. Kung isipin po natin, tingnan niyo lahat, panay, I could not forgive, I don't deserve, I will never recover, I must be good, I only look as at my, di ba po, nakasentro sa kanyang lahat. Sabi nga po, pag nakasentro na sa atin, abay mayroon na pong stronghold yan. Kasi ibig sabihin, pinoprotektahan mo na yung sarili mo at dahil yung sarili mo lang ang naiisip mo at nakikita mo sa mga sandaling ito. Kaya po, iwaksin natin yung stronghold na inaano ng kalaban sa atin. Alam nyo po, may isa akong story na napakagandang nabasa, Huff and Grudge, na parati kong kinekwento sa mga children para po makita nila yung kayang gawin ng devil sa mga maling attitude nila at kung paano matanggal yung mga maling attitude na yun.
At paano nila makonquer yun? Kwento ko po ah, kasi matagal po naman eh. Oh, may magkapatid, si Sarah tsaka si James. Si Sarah magaling, sobrang galing niya. Tapos si James, siya po yung parating natatalo. Ibig sabihin, mas matalino yung kapatid. Kaya si James, parang naaasar nga yung grudge yung nasa kanya. Sa picture po nun, may isang maliit na minions dito na parang yung parang monster na nandito. Nagalit siya. Si Sarah ay napaka-proud na proud sa sarili naman. Ang kasama niya naman po dun ay isang red na horse na ang laki. Hanggang sa silang magkapatid, hindi na nagpapansinan. Eh paggabi, hindi pa sila nagbati. Alam niyo po nangyari, lumaki. Yung maliit na monster na grudge niya, yung galit niya, yung hatred niya, habang natutulog siya, hindi siya nagpatawad, hindi siya nakikipag-usap, yun po yung nagiging food ng monster na yun. Hanggang sa paggising niya na umaga, yung monster na yun ay lumaki na. Ito rin si Sarah, lumaki din naman yung kabayo na red na horse na kasama niya na half, alam niyo yung half yung taray, parang ang yabang-yabang, hanggang sa dumating ang time na inalagaan nila yung pride nila, yung sama ng loob nila, yung monster na kasama niya na grudge, ay lumaki na, na parang winuwalan na, na parang hindi na sila nagkikitang magkapatid. Para naging wall na nila na hindi na sila nag-uusap na magkapatid. Hanggang sa dumating yung time na nanganganak na po yung mga monster na yun. Umiikot sa family. Dumadami. Pansinin nyo po, pag may away sa pamilya, mamaya dikit-dikit na yan. Sasali ng nanay, sasali ng tatay, sasali ng kuya. O, ba't ba kayo nag-aaway? Hanggang mamaya, kaaway na. Eh, pwede nyo. Diba ganun? Hanggat hindi nagkakaroon ng peace. Parang, pag nag-away magkapatid, sasali yung nanay, tumigil na kayo. Mamaya, galit na yung nanay. Meron na rin siyang grudge na maliit. At yung pride din ng kapatid, eh, lumalaki din. Pero one day, itong kapatid na babae, pumunta na sa kuya. At nung pumunta siya sa kuya niya, yung kabayo niya lumiit. Sabi niya, kuya, sorry, laro na tayo. Gustong-gusto na magpatawad nitong si James. Pero alam niyong ginawa nung monster? Nako, talagang alam mo yung dikit na dikit siya kay James na ano, imbis na gusto niya ng patawarin, naisip niya, tagal ko nang hindi kinakausap to. Sige nga, hayaan ko siya. Alam mo sabi, get lost! Alam mo kung minsan pag magsusorry ka na, tapos yung tao magagalit pa siya sa'yo, umiyak itong, pero umalis daw yung kapatid niya si Sarah na umiiyak. Sa time na yun, ibig sabihin, meron na rin siya yung kinukonvict na siya ng Holy Spirit. Yung half niya, yung pride niya, lumiliit na. Hindi na siya sumigaw back, hindi na siya lumaban sa kuya niya eh. Ay tapos, nung dumating ang time, parang may sakit na tong kuya na to. Pina-check up sa doktor, walang makita. Pero nung sabi dun sa ano, sabi yung doktor, ay kailangan mag-consult na yan sa the wisest doctor. The wisest specialist with the wisest book. At alam niyo po kung sino yun? Ang minsan kasi pagka punong-puno na tayo ng mga stronghold sa buhay natin, hindi po tayo nagiging strong, nagiging weak po tayo. Lalo na po pag nasa ano ka na, kumbaga, you have once believed in Jesus, you believed in Jesus, tapos nakakaptive ka nung stronghold ng galit, na sama ng loob, ng kayabangan, greedy, lang mga stronghold na yan sa buhay natin, addiction and everything na naman. O ayun po, kaya ano nangyari? Doon po sa picture ng storybook, yung kamay ni Jesus lang ang nakaganyan doon sa bata. So sabi niya, sinabihan niya yung bata na ang pinaka ano doon sa kanyang sakit ay forgiveness. Tapos alam niyo po,
nung time na ano, yumakap yung kapatid niya sa kanya, yung half na spirit ng pride, lumayo, umalis. At tapos yung niyakap niya yung kuya niya, syempre, di ba, pagka awkward, sabi pa ko minsan ng ganyan, niyakap niya ng ganyan, tapos nag-skip still siya, tapos bigla niya rin niyakap yung ading niya, lumiit yung ano, yung grudge na, yung spirit ng grudge sa likod niya hanggang sa maliit na. Tapos nung sinabi niya, sorry, tapos sabi din ng kuya niya, sorry din, tapos nagyakapan na sila ng totoong-totoo. Alam niyo yung grudge na pagkalaki-laki na kumakalat ay para sa parang Avengers nung sinabi na ni Iron Man na, and I am Iron Man. Tapos pinindun niya ng ganyan. Parang ganun po nangyari dun sa monster na wala. Biglang naglaho silang lahat. Those are the strongholds na meron po tayo, mga kapatid. At ang Diyos po ay nandyan lang. Gusto tayong gamutin. He has the divine power to heal us. Nasa sa atin lang po yun kung gusto natin magpagaling. Kaya po, kung meron man po kayong mga stronghold sa buhay ngayon, siguro po yung message ni Lord, sabi niya, fix your eyes on me, on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Yung ginawa niya na lahat at ngayon nandoon na siya sa right hand of the God, of God the Father, sa throne. Kaya pinapakita niya na, do you want to be healed? Gusto mo mawala yung mga stronghold na yan? Break free, anak. Break free from the strongholds na meron ka sa puso mo. Break free from the strongholds na sinasabi ng Satan sa isip mo. Break free. Si God lang po, yung power ni Jesus Christ, the truth of the Word of God, yun po yung magwawasak dyan. Pero sabi nga ni Lord, dapat willing kang ipawasak yun sa Kanya. Kaya po sa araw na to, pray na po tayo. Yun po siguro yung message ni Lord. Break the strongholds of our lives. Amen. So pray na po tayo. Lord Jesus, we thank you sa message po na to. We thank you, Lord, that you are the author and the perfecter of our faith. Alam po namin, Panginoon, na may laban pa kami every day. At tulungan niyo po kami, God. Tulungan niyo po kami, Lord Jesus, na maalala po yung katotohanan ng salita ninyo para po wala pong maihook si Satan sa aming mga puso, wala pong maihook si Satan sa aming mga isip, Lord God. Lord, help us to always remember na kasama namin kayo. And we pray, Lord, kung may mga strongholds man po ng galit, ng sama ng loob, unforgiving heart, pride, greed, Lord God, addictions or lust, Lord God, sa aming pagkatao ngayon, Lord. In Jesus' name we pray, Lord God, by the power of your name, Jesus, our Savior, the perfecter of our faith. Sa ngalan po ng pangalan ninyo, Lord God, alisin nyo po, bagbagin nyo po, Lord, yung mga strongholds na yon, Lord, sa aming puso, sa aming isip, sa aming pagkatao, Panginoon. Tulungan nyo po kami. Help us to be free. Help us to have peace. Help us to have true joy, Lord. And help us to live this day again, Lord God, na may kabuluhan at may purpose, Lord. Maraming salamat po. Naniniwala kami, Lord, that in the name of Jesus, all those strongholds, Lord, willing po kami pabagbag sa inyo lahat.
Pagpagin niyo po. Pagpagin niyo po, Lord. This we ask in the most powerful name of Jesus. Amen. Good morning po. Thank you.